iBilibers, oras na para sa ating game na may pagalingan sa science experiments. Ito ang Prove It to Believe It! At ito ang mechanics, okay? Meron akong tanong na bibigay sa inyo at kailangan nyo sagutin. Okay! Sasagot kayo ng iBilib It! Oo, paunahan kung sa tingin nyo alam nyo ang tamang sagot. Okay? Kailangan patunayan ng player ang kanyang tamang sagot sa pamamagitan ng isang experiment. Alright? At ang player na may tamang sagot at solusyon ang mananalo. Oh. Meron tayo rito ang mga balloons at thumbtacks. Okay, puputok ba ang lobo kapag tinusok ito ng maraming thumbtacks? iBilib It! Ang bilis ah. Wow. And okay. iBilib, it's true. Puputok ang lobo dahil siyempre matulis yung thumbtacks. So, tignan mo. Ay! Isa pa! Ah, di ba? Isa pa nga lang na, pumutok na. Paano pa kaya yan? Ang dami-dami niyan. iBilib It. But iBilib it's false. Para sa akin, hindi puputok ang lobo kapag maraming thumbtacks. Talaga? Okay. Ang dami nga niyan eh. Well, you have to prove it so we can believe it. Are you ready? Sige. Watch and learn. Oh, sige ha, sinabi mo yan ha. Ayan ha. Kita niyo? Nag-a-apply ako ng pressure. Oh. Nagba-bounce na. Kahit dinidiin ko siya, hindi siya puputok. Paano nangyari yun? Nga. Ang galing ah! Ah, very good. Galing. I love the courage also. So, tama ang sagot ni Myrtle na false, actually, sabi mo false. So that's the correct answer. False is the correct answer dahil hindi puputok ang lobo kapag marami ang thumbtacks. Pressure ang dahilan sa parehong pagputok at hindi pagputok ng balloon. Pressure ay ang puwersa na nagmumula sa dalawang object na nagkaroon ng contact sa isa't isa. Bukod sa pagiging matulis, napaputok ng isang thumbtack ang balloon dahil ang lahat ng pressure nito ay concentrated sa iisang surface o lugar, doon sa pinakamatulis na bahagi. Pero kapag marami ang thumbtacks, nakaspread o nakakalat ang pressure nito sa iba't ibang bahagi ng surface, resulting sa paghina ng pressure at sa hindi pagpaputok ng balloon. iBilib!